Noong elementary tayo, isa sa pinakatumatak na lesson sa klase natin sa sibika at kultura ay kung ano ang talampas, lambak, burol, bundok, batis, lawa at ilog. O diba, bago pa man nauso ang K-pop, naituro na sa atin kung ano yung mga anyong-anyong na yan. Mula nang mapag-aralan natin ito, pinangarap na natin mapuntahan ang mga actual example na nakadrawing sa chart na pinaskill ni teacher sa blackboard. On my part, I've always dreamt of seeing the majestic Pagsanjan Falls in Laguna and the magnificent Maria Cristina Falls in Lanao del Norte. Unfortunately, kahit pa sobrang lakwatsero ko, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nararating ang mga yan. Pero sa mga nagdaang biyahe ko sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, I was so lucky to have the opportunity to discover other waterfalls beyond the famous ones that are usually mentioned in our textbooks. Ang mga yan ang destinations natin sa vlog na ito, kaya halika! Samahan niyo akong sundan ang daloy ng tubig at sabay-sabay tayong mamangha sa nagagandahang talon sa ating bansa. Hanging Coffins, Mount Kiltipan at Marlboro Hills. Iyan ang pangkaraniwang dinadayo ng mga turistang umaakit sa Sagada na matatagpuan sa Mountain Province. Ang hindi alam ng marami, nakatago sa bulubundukin ng Sagada ang nakalululang talon ng Bomod-ok. Para marating ang hidden wonder na ito, kailangan nating sundan ang footprints ni Thanos. Yes, si Thanos ng Marvel Cinematic Universe. Matatagpuan kasi ang Bomod-ok sa Sitio Fidelisan na siyang pinagkuhanan raw ng inspiration ng last scene ni Thanos sa pelikulang Avengers Infinity War. Kakailanganin mo ang combined powers ni na Iron Man at Captain America para mapuntahan ang Bomod-ok. The concrete path that leads to the falls is actually easy to walk on, pero dahil sa layo nito, siguradong masusubok ang lakas at tibay ng mga tuhod ninyo. But don't worry! Kasabay ng hingal at pawis ay ang paminsan-minsang pag-ihip ng malamig na hangin na susunda naman ng spectacular views of the terraces, the hills, and the valley. Instantly ay mare-refresh ang inyong mga baga sa ganda ng lunti ang kapaligiran. The long trail also allows a quick glimpse into the simple life of the community. Habang binabagtas ko ang daan papunta sa talon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting inggit. Dito sa Sitio Fidelisan, mabagal ang usad ng oras at araw-araw na nakangiti ang kalikasan. Makalipas ang halos 20 minutong jeep ride at halos isang oras na paglalakad, sa wakas ay tumambad na sa amin ang magnificence ng Bomod-ok Falls. 200 feet ang taas nito at 20 feet naman ang lalim. Medyo nakakatakot lumapit lalo na kapag malakas ang buhos at agos ng tubig. Pero once na nakalublob ka na sa tubig na parang binuhusan ng yelo, parang ayaw mo nang umahon pa. Big Falls ang isa pang tawag ng mga locals sa Bomod-ok dahil ito ay relatively bigger than the other two falls found in Sagada. Well, tama rin naman dahil ang talon ay nakabibighani at nakanginginig sa lamig. Talaga namang sagad sa ganda ang Sagada. Sunod sa ating listahan ay ang small but wonderful waterfalls na matatagpuan sa Dingalan. Batanes of the East ang taguri ng mga lakwatsero sa bayang ito na nasa probinsya ng Aurora. Ang dinadayo rito ng mga turista ay ang observation deck kung saan masisilayan ang makalaglag pang ang view ng dagat at cliffs na katulad ng makikita mo sa Batanes. Pagkatapos mong makakuha ng sangkaterbang IG-worthy photos, pwedeng-pwede kang mag-side trip sa Tanawan Falls. Short drive away lang mula sa Dingalan Feeder Port ang jump-off point papunta sa falls. Mula sa parking lot, magtitrek ka pababa for at least 30 minutes para marating ang registration area. 40 pesos lang ang entrance fee kaya hindi masakit sa bulsa. Mula rito ay maririnig mo na ang nakahahalinang buhos ng talon. Sabi ng aming guide, mga 10 minutes na lang raw ang kailangan naming lakarin. Pero sabi nga ng mga makabagong kasabihan, huwag na huwag magtitiwala sa locals kapag sinabi nilang malapit na. Dahil ang totoo, another 30 minutes or so pa bago namin tuluyang natanaw ang Tanawan Falls. Maliit lang ang Tanawan Falls kumpara sa iba pang talon na napuntahan ko. Pero hindi ibig sabihin ay iismulin lang natin ang fun and excitement na hatid nito. Mababa lang ang falls kaya enjoy na enjoy sa pagtalon ng mga malalakasang loob. Hindi rin ganoon ka-turbulent ang tubig kaya hindi haggard lumangoy at magtampisaw. At dahil umuulan ang bumisita kami, extra ang ginaw ng tubig na nagmumula sa mataas na bahagi ng bundok.
Mula sa Aurora ay dumiretso naman tayo sa Laguna, sa bayan ng Luciana to be exact. Yes, it's Luciana and not Louisiana. In this quiet and remote town, which is 2 to 3 hours away from Manila, you'll find not just one, not just two, but 3 waterfalls. Ang pinaka-star sa trio na ito ay ang Hulugan Falls. Teka, hindi ba redundant yung pangalan ng talon? Nahulog na, na falls pa. Nako, marami akong kilalang ganyan. Well, anyway, ayon sa isang version ng kwentong bayan ng mga taga-Luciana, tinawag na hulugan ng talon dahil may isang kalabaw raw ang nahulog sa falls dahil sa malakas na pag-agos ng tubig nito. Bago marating ang highlight ng Laquacha, dadaan ka muna sa dalawang mas maliit na talon, ang Talay Falls at ang Hidden Falls. Choice mo na kung maliligo ka or magsa-selfie lang. Munting babala, matetest ang tibay ng baga at tuhod mo sa trail papunta sa Hulugan Falls. Bagamat simentado ang dadaanan, extra challenge kapag nabasa ka na ng tubig at ng pawis. Pero kapag nakita mo na ang talon, kahit sa malayo pa, marirealize mo na na sulit ang lahat ng pagod. Matayog ang Hulugan Falls kaya hindi nakapagtataka na natsugi nga ang kalabaw na nahulog mula sa taas nito. Mula sa ilalim ng higanteng talon, tumingala ako at pinagmasdan ang kinang ng bumubuhos na tubig. Saglit akong pumikit at nagpasalamat sa pagkakataong masilayan ang ganitong kagandahan. Sasakay naman tayo sa eroplano para marating ang ating fourth destination. Mula sa Tagbilaran City, ang capital ng Bohol, babiyahi tayo ng 4-5 oras papunta sa bayan ng Cambugahay kung saan naroon ang Can-umantad Falls. Oh yes! Bukod sa Tarsier, Chocolate Hills at Lubok River, may iba pa kayong pwedeng dayuhin sa probinsyang ito. Tinataya na 60 talampakan ang taas ng Can-umantad at ito raw ang tallest waterfalls in Bohol. Ang unique na pangalan ng talon ay nag-ugat sa Bisaya words na Can-uman, which means 60, at Tad, which means feet. Ang tubig na dumadaloy sa Can-umantad ay nagmumula sa Pundol Spring sa kadapdapan. When we visited the falls last year, sinwerte kami dahil halos solo namin ang lugar. Payapa at talaga namang kaaya-aya ang paligid. Ihehele ka ng preskong hangin at marirelax ka sa saktong lamig ng fresh water. Perfect na perfect sa tired souls ng mga taga-syudad. Last but certainly not the least sa ating listahan, ang isa marahil sa pinakasikat na tourist destination sa Siquijor, ang Cambugahay Falls. Noong marating ko ang talo na ito, wala akong ibang nasabi kundi wow! Wow sa linis at kulay ng tubig, wow sa amazing multi-tiered formation ito, wow sa malaparaisong lugar na ikinukubli ng isang masalamangkang probinsya. Yung akala mo itinodo na ni Lord ang ganda ng first layer ng talon, yun pala may next level pa, at may next level pa ulit. Cambugahay, ang saya! I'm sure kahit buong maghapon kayo rito, hindi kayo magsasawang magtampisaw, lumangoy, tumalong talon at maglambitin. Sobrang presko ng tubig kaya siguradong maaanod lahat ng stress sa katawan mo. Samahan pa yan ng evergreen forest na nakapaligid sa waterfalls. Dahil sa kakaibang karisma ng Cambugahay Falls, ipinangako ko sa sarili ko na babalik-balikan ko ang Siquijor. Dahil higit sa mga kwento ng kababalaghan at misteryo, ang islang ito ay nagkakanlong ng mga likas na yaman na hindi matutumbasan ng kahit ano paman. Balang araw ay mapupuntahan ko rin ang Pagsanjan Falls o ang Maria Cristina Falls. Sa ngayon, magkakasya na muna ako sa tila nagyayelong tubig ng Bomod-ok, sa payak na karikta ng tanawan, sa nakalululang taas ng hulugan, sa kapayapaan sa paligid ng Can-umantad, at sa hagdang-hagdang ganda ng Cambugahay. Lahat ng ito ay sapat na dahilan na upang palagi akong ma-fall sa ating mga waterfalls.